hanggang sa sumapit ang madaling araw ng October 30, 2023, habang nasa loob pa rin ng kwarto ang dalawang biktima. May dumadating! Isang babae ang pumasok sa loob ng kwarto. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Dahil dito, nakatakas ang dalawang magkaibigan. Paano po yung nagsimula ang kwento rito? Ano ba silang dalawa at paano sila napunta sa lugar na yun? Tumawag po yung Station 8 sa amin na meron daw dalawang minugdidad na babae po doon. Na nabiktima daw, pinasundo ko kagad yung mga bata. Nangyari po yan sa area po ng PCP 3 po. Kasi po, it is between 11 Avenue and 12 Avenue po. Along the way po, pauwi po yata, nakakita sila ng karatula ng pulis. Doon sila humingi ng tulong. Tulungan niyo po kami, naghahasap po kami. Sumama na lang kayo sa amin sa presinto para maimbestigahan natin. Tara. Tumawag na daw po yung barangay na nandoon na yung mga bata. Kaya yun, pinuntahan niya. Base sa medical legal report, positibong ginahasa ang dalawang biktima. Based po dun sa medical legal findings, it turns out po na na-abuse talaga yung mga bata. Okay, kinakausap siya ng mga press, di siya sumasagot. Tulo lang rin luha niya. Nagsumbong siya na ganun, tinanong siya kung anong nangyari. Habang nasa istasyon ng pulis, dito na nalaman ng mga kaanak ni Bea at Trisha ang kanilang sinapit at dali-daling pinuntahan ang dalawang menor de edad. Nay, iuwi niyo na po ako. Gusto ko na po umuwi, nay. Tana, anak, tana. Andito na kami. Bea po! Nalaki sa'yo! Ano nangyari sa'yo po? Sorry, Lola! Sorry po! Ano nangyari sa'yo po? Pagdating ko doon, naiyak ako kay tingin-tingin sa kanya. Naiiyak ako na nagagalit sa kanya. Pero sige, tulo ng luha ako kay naaawa man ako. Dito na nila ikinuwento kung paano sila naging bihag ng tatlong lalaki. Nung makadating po kami sa bahay ng lalaki po, nag-aya po sila uminom. Pati po ako, kasi po di naman po talaga ako uminom nun. Pinipilit lang po ako. Nalasing na po ako nun. Bali nung time na nangyari po sa kanya, nung lumipat po kaming dalawa ng kwarto, nalalayan lang po ako nun kasi po hilong-hilo na po ako nun. Kuna po makayan nun eh kasi po ginawa ko lang po parang tinutulak ko po siya. Pinipigilan niya po ako.